Okay, at bago tayo magpatuloy mga ka-TH, ay ako'y mag-shout out muna sa inyong lahat na aking mga avid followers in this channel. Shout out kay Tomasito Kaasi, shout out din kay Joshua J. Oloroso, Delphine Jr. Buaeg. And of course, shout out kina Frederick Okindo, Elias Pinalgan Bubud, Hyacinth Ophemia, Maria Detha, Cesar Derek, Turio Bulsao, Elmer Luzano. At shoutout kina Alan Marca, Arnold Wapen, Ray Murato, Inyali Abmuli, Alfredo Montes, Ziovid Omega. Shoutout din kay Mari Everio, Esmeraldo Masangkay, Alma Ulep, Kenchester Makarambon, Elias Pinalgan, Alfredo Montes. At kay Judith Marisan Luis, Rin Misterio, Sulong Anak, Arnel Magsalay, FF Wario, Regner Pareñas. Shout out din kina Anak Manolo Fortits, Errol Beran, Jomari Abelia, kay Alberto Akak, kay I Want You, and lastly, shout out kina Hearts Hunters, kay Cesar Derek, Junel Boromeo Mirabiti, Kamagong TV, ICLM TH, and lastly, kay Pangu Sylvester. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang araw mga ka-TH, ako'y naghahanap ngayon ng magandang lugar kung saan itest itong ating bagong dowsing rod na na-order galing sa theamazons.com, isang itong online store sa Amerika. At ang plano ko dito ay mag-order pa muli ako ng dalawa kung maganda ang resulta nito sa pag-test. At ito ang gawin kong pa-raffle sa inyo ngayong buwan ng July dito sa channel na ito, ang Golden Boy Real Guide to Treasures. And of course, para manalo sa ating pa-raffle na ito ng tatlong magandang dowsing rod, ay dapat kayo ay subscribers ng aking channel at meron kayong palaging mga comments na akin nakikita, at ako'y pipili ng 100 subscribers dito sa The Golden Boy Real Guide to Treasures. At akin yan i-raffle, at meron tayong lalabas na tatlong mananalo ng parehong dowsing rod na magaganda. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong klaseng dowsing rod ito. Okay mga ka-TH, ngayon ay papakita ko sa inyo ang dowsing rod. Ito actually ay gawa ng China, pero ito ay gold plated ang in-order ko. Meron ding isang silver plated, pero mas maganda talaga ang gold. Para gold ang hahanapin ng dowsing rod. Very effective ang dowsing rod mga ka-TH. Minsan tayo ay skeptical niyan, pero kung palagi mong i-practice yan, talagang maghahanap yan ng mga chamber sa ilalim ng lupa. Lalo na pag konkretong chamber na parang box na mayroong void space, or ibig sabihin mayroong empty space, talagang mahahanap yan. Ang maganda ng dowsing rod na ito ay para siyang bullpen lamang tingnan. Pwede mong itago lang. Makapag-detect ka ng sikreto doon sa lupain ng kapitbahay mo, di ba? Kasi ang daladala mo ay ballpen lamang. Pero yan ay retractable antenna. Napakaganda niyan. Ayan mga ka-TH. At i-bend mo lang yan at mag 90 degrees bend na siya. At merong handle na rotable handle. Yung kanyang handle ay umiikot. Iikot yan at maganda ang pag-pivot. Hindi tulad ng ating ginawa lamang na gawa sa bronze or copper wire na itong ang handle ay hindi ganong maganda. At pagkatapos gamitin ito, ay pwede rin ibalik mo sa dating anyo nito tulad ng ganyan at ilagay mo sa iyong kwelyo o sa inyong bulsa ng inyong polo shirts para hindi halata. Yan ang maganda. Kaya naisipan ko, ito ang aking iparaffle sa inyo na gadget, walang battery, practice lamang, at ito'y mag-last for a lifetime. Maintenance free ang dowsing rod dahil wala siyang battery, wala siyang electronic parts, pwedeng mabasa, at kahit saang temperatura ay pwede mong ilagay. Hindi katulad ng mga itong sensitive na electronics gadget na pwede mong hindi itabi sa mga TV,
sa mga lugar na malakas ang magnetic interference, masisira ang mga gadget natin dyan. Pero itong dowsing rod ay purong copper lang siya. At kung meron kayong pera, pwede nyong i-upgrade ito by gold plating. I-gold plated nyo palagi. Every 3 months siguro, ipag-gold plate nyo naman para epektibo talaga ang kanyang pang-search for itong chambers underground na mayroong gold. Kasi kung hindi natin i-gold plated, ang hanapin niya lang ay mga chambers. Pero kapag gold yan, hahanapin kasi ng gold ang kapareho niya na frequency, at yan ang gold for gold. Kung gold ang dowsing mo, hanapin niya ay gold. Gold chamber. Chamber na may gold. Kaya mas maganda, mga malalaking deposito ang ituturo ng dowsing rod. Meron akong kakilalang itong treasure hunter galing sa Agusan. Gumagamit siya ng dowsing rod na gold. At nakakuha na sila ng isang treasure bunker na puno-puno ng precious gems. Sari-saring precious gems ang nandoon inside the chamber. At ang gamit lamang ay dowsing rod na gold. At ang maganda dyan, malalayo ang ma-detect ng dowsing rod. 100 to 200 meters kaya niyang i-detect ang mga void spaces underground or chamber. Ito mga katiyets, itetesting natin ito kung kaya ba nitong ituro ang septic tank na nandyan malapit sa tanke ng tubig. Okay, at aking linlangin ang dowsing rod. Ako'y harap sa aking kanan at kaliwa. Tingnan natin kung ituro niya ang papunta sa septic tank. At kung ako'y lalagpas sa or tatapat sa septic tank, mag-X ba ito? Kung mag-X yan, ibig sabihin napaka-effective ng ancient tool na yan na dowsing rod. At ang maganda dyan mga katiyets ay ang laki ng septic tank ay kasing laki yan ng mga treasure bunkers. Tinetesting ko na kasi yung aking dowsing rod ng father ko, ay tested na yun na makadetect ng mga empty spaces underground. Kahit na 100 meters underground ay madetect ng mga dowsing rods. Kaya yan ang maganda sa mga dowsing rod mga katiyets.
Okay, so there is no shadow of doubt. Walang kaduda-duda, talagang mag-detect ng empty void spaces underground itong Dowsing rod. At bakit empty spaces ang hanapin natin? Kasi ang mga treasure bunker yan ay void space underground, mga katiyats. At ako'y magpaalam na, the Surigao-san for my father's channel, ang The Golden Boy Real Guide to Treasures. Paalam!